Hello, mga mamshi. So, as a sped teacher, at the same time, therapist din ako for almost 10 years. So, nakapagtrabaho ako sa center base, home base, and school base. So, gusto ko lang i-share sa inyo na kung ano ba yung mga fear ng mga parents kapag nagkaroon ka ng children with special needs. So, mapapansin natin na kapag ang anak natin may mga red flags during their milestone, kasi di ba, ang mga anak natin meron tayong tinatawag na mga developmental milestone. So, ano ba yung sinasabi nating milestone na yan? So, the first month, ano ba yung mga expected? Second month, third month, fourth month, fifth month, and so on. So, during those months, merong mga nagmamanifest na dapat nagagawa ng bata. Yun yung tinatawag na expected for them. Katulad ni Zia, ginagawa ko siyang experimental. So, tinitingnan ko kung ano talaga yung mga milestone na na-achieve ni Zia during those several months. So, me as a sped teacher, ito yung mga na-experience ko. May mga naging estudyante ako na masasabi ko na talagang napakaganda ng kanilang naging progress. Yung mga bata ko na almost 10 years na sa akin, 2 years, especially yung mga kinder 1, kinder 2, incoming grade 1, talagang ako ang nakapagtapos ng kanilang preschool during pandemic. Home-based lang kami. So, ang gusto ko lang sana i-share sa inyo, sa lahat ng mga mommy with children with special needs, huwag tayong matakot na magkaroon ng tinatawag na developmental assessment. Kapag nakikita natin na mga may red flags na sa ating mga anak, pumunta tayo. Huwag tayong matakot kasi kailangan nating harapin yung fears. Kailangan nating ma-address yung tinatawag na most prevailing concerns ng anak natin. Kasi mga mami, kapag hindi natin yan na-address, yung log, yung gap, yung missing milestone ng anak natin, mas lalaki siya, mas mahihirapang mag-cope in the future yung mga anak natin. So, ito yung mga guidelines. Ito yung bibigay ko sa inyong guidelines. Number one, kapag nakikita mo nang may red flag, ano yung mga red flags sa sinasabi natin? Example, joint attention. Ano yung joint attention? Zia, kailangan si Zia lilingon. Kung si Kobe nga, lumilingon. So, dapat, yung mga anak natin, pag tinawag natin, nagmumove talaga yung neck nila, which is called joint attention. Number two, kailangan meron silang eye contact. Number three, kailangan nakikita natin yung mga communication nila. 2, 3 months, 4 months, nagmamanifest na yan eh. Ano yung mga communication nila? By means of smiling, cooing. So, I always talk to Zia. Kung napapansin niyo sa mga videos ko, lagi kong kinakausap si Zia. So, I want to know kung talagang yung expressive language at saka receptive language na de-develop kay Zia. Kasi dalawa po ang ating language. Number one is the receptive language and number two, expressive language. Kapag sinabi mong receptive language, nauunawaan. Expressive, nasasabi ng bata. Okay, so yun yung mga dapat nating bantayan as a mom. Pag nakita mo na yung mga symptoms na, sandali, bakit hindi kaagad nakakapagsalita ang anak ko? Wait, bakit hindi lumilingon yung anak ko pag tinatawag ko siya? So, eto na yung time para kumuha tayo ng tinatawag nating developmental pediatrician. Magkaiba po ang developmental pediatrician sa pediatrician. Iba ang nakikita nila. Si developmental pediatrician, ina-assess niya ang bata using formal assessment. So, doon niya nakikita yung mga delays ng bata. So, ano yung laman kapag halimbawa, eto, summary of developmental assessment. So, ano yung mga makikita niya? Yung mga problems, yung mga evaluation niya, kung ano yung mga locomotor scale, personal and social scale, performance scale, practical reasoning, eye-hand coordination scale, hearing language scale. So, dito na may measure ng developmental pediatrician kung ano o kung saan na ang milestone ng ating anak. Halimbawa, chronological age is 5. But then, during the assessment, nakita ni doctor na locomotor scale is only 2 years old. Meaning, 3 years kagad ang delay. Sa speech, 5 chronological, but mental is 2. So, nakikita kagad ng doctor na may measure nila kung ano ang dapat na i-address. So, anong gagawin naman kapag nakita na? Anong mga recommendation? Number one, eto na ngayon papasok kami, mga sped teacher, therapist. Kapag meron ng assessment
from the doctor, ang gagawin naman ni mommy, syempre sa una medyo shocking to kay mommy. Medyo alarming, medyo painful, medyo magulo yung isip, maraming tanong. Okay lang umiyak, walang problema doon, iiyak mo lang, mommy. And then, educate yourself. Kapag okay ka na, natanggap mo ng dahan-dahan, hindi naman sa isang iglap matatanggap mo yun. At saka there's nothing wrong. Okay? Hindi natin kailangan i-point yung bata. Ang kailangan nating address yung special needs niya, hindi yung bata. So, ang gagawin natin, nahanap tayo ngayon ng team. Ano yung team? Kasama ang SPED teacher, occupational therapy, speech therapy, and ABA. Yan ang team. Kompleto yan. So, minsan kasi nangyayari, ang binibigay ng recommendation ng doctor, depende kasi sa assessment niya at depende rin sa edad ng bata. So, minsan hindi sila nagsasabay-sabay. Minsan, nauuna si Oti. Ano ba yung ginagawa ni Oti? Ano yung goal ni Oti? Ang goal ni Oti, magkaroon ng good sitting span si baby. Number two, siya ang bahala sa mga kamay, sa fine motor skills. Siya yan. And then, dine-develop din niya ang concentration span at saka ang frustration tolerance ni baby. Ano naman ang ginagawa ni speech therapy? Siya naman ang nag-a-address ng mga language ni baby. Siya ang tumutulong para makapag-produce ng sounds si baby at maka-identify ng mga letters. So, collaborative sila ni SPED teacher. Si SPED teacher naman, more on ACADS, academically. So, kung titingnan nyo, lahat ng mga therapies is really a collaborative. Pero syempre dapat, kung merong team, dapat sa bahay may continuity din. Hindi pwedeng kami lang lagi ang makakasama ni baby. Dapat alam nyo, mami, kung ano po ang ginagawa ng mga therapies para pagdating sa bahay, naka-align. Alam namin ang ginagawa namin, alam ni Yaya, alam ni Daddy, alam ni Ate. So, dapat lahat well-oriented. So, ngayon kasi, mas maraming mga bata ang speech delayed. Marami ngayong bata ang hindi nakakapagsalita. Bakit? Number one, katulad ng mga anak ko, ang hilig sa iPad. Okay? So, dapat ileless natin ang screening time ng ating mga anak. Okay lang naman gumamit tayo ng iPad kapag educational. Meaning, nandyan dapat si mami, dapat may interaction. Halimbawa, ang sabi ni doktor, bawal ang screening time, bawal ang iPad. Dapat, kung yes kay mami, no kay daddy, dapat align. Dapat susunod tayo. At dapat siguro, as a mom, magsa-search ka ng mga magagaling na therapies. Kasi ito yung makakatulong sa anak mo. Sila yung mga team na makakapag-build up ng mga milestone ng anak mo. Dito mabibuild up, dito mabubuo yung program. Lahat ng mga most prevailing concerns ng anak mo, ito yan. Isiset ng OT, isiset ng SPED, isiset ng speech therapist, and then they will come up with a beautiful program. In order for us to align, to address the most prevailing concerns. Kasi meron tayong tinatawag na short-term goal and long-term goal. So, depende. Depende sa needs ng bata. Kasi hindi naman lahat ng intervention fit sa lahat ng bata. Parang damit. Maraming sizes, pero isa lang talaga ang nai-fit para sa'yo. Yun. Sa magandang sukat, dun ka maganda. So, the same. The same sa intervention. So, dapat as a SPED teacher, as a therapist, alam mo yung learning styles ng bata mo. Auditory ba siya? Visual ba siya? Kinesthetic ba siya? So, dapat alam mo yun. Dapat alam mo kung ano yung strength ng estudyante mo. Dapat alam mo kung saan mo i-develop yun. Dapat alam mo rin yung mga limitations ng bata mo. So, ang masasabi ko lang, dapat na huwag tayong matakot, mga mami. Marami na pong intervention, marami na mga therapies, maraming center, maraming school na pwedeng tumulong sa inyo. At hindi po kasalanan maging isang special child. Okay? Dapat ang tinitingnan natin lagi yung needs ng bata, hindi yung bata. Dahil lahat ng bata ay blessing yan ng Lord. At lahat ng bata para sa akin ay isang butterfly. Ihintayin mo lang yung readiness niya. At kapag handang-handa na siya, lahat yan, lahat ng matututunan niya, lalabas at lalabas yan. Dapat talaga maging supportive system ng family, acceptance. Kasi pag denial, mahirap eh. Kahit anong galing ng therapist, kapag denial ng parents, kapag denial yung nakasurround sa bata, hindi maa-absorb ng bata yung mga ginagawa namin kasi denial. So, number one, dapat yung love.
unconditional love, acceptance, and prayers. So, have a good day, mga mami. Sana may natutunan po kayo.